Nandito po tayo kila Kuya Giovanni para po sa update dito po sa nasirang bahay po nila dahil po na tabunan nung bagyong Jolina. Good aga sa lahat. Ito na ano lang ang bahay na talaga hindi na talaga yan maano ng pag-ayos kasi talaga dyan na talaga babagsak ang palagi na yan. Oh, so hindi na siya pwedeng tayuan tatay ng bahay dyan? Hindi na po. Delikado, no? Opo. Ano po ang magandang plano natin dito, tatay? Ang pinakamagandang plano po dyan ay talagang sirain na lang po yan. At yung ibang mga kahoy na magagamit, pagagamitin natin. Maswerte nga at nakapagpatayo tayo ng CR nila doon dahil yun ang nakabitin sa talaga ng putik na hindi kagad pumasok doon sa kalakihan ng bahay nila. Kasi kung wala po yung banyo, talagang bubulusok yung ano? Yung putik po. Oo, sa pinakabahay. Oo. Tsaka yung banyo, tsaka yung haligi na yan. Buti na lang yung haligi na yun na talaga yung matibay talaga na haligi kasi kung hindi siya nandun kung tulad lang nito na pabilis pa o babali ngayon dyan talaga talagang ano talaga dito apektado talaga. Opo. Buti na lang na nakaano yun siya na lang ang natira kasi siya na lang ang matibay. Opo, balita ko po yung aso nyo natabunan din dyan. Opo, na nakuha ko naman po kasi hindi nakaano eh hindi nakatakbo kasi nandun sa ilalim ng ano ng nung ano abuhan namin doon. Ah, wala na. Kawawa naman yung aso nila. Ayan. So, ito guys. Tatanggalin natin yung mga pwede pa dito, tatay, no? Opo. Madami pang kahoy yung pwede dyan. Ito po yung mga good lumber. Kailangan natin yan. Mas matibay yan kaysa po lumber po, sir. Kailangan natin yan isino para magamit natin. Ito muna po ako lumipat sa ano pinapagawang bahay ng kapatid ko. Buti nga na hindi rin to nasira yung ano bahay ng kapatid ko. Kung hindi, wala talaga. Samantalahang tinirhan niya muna. Ayan. Yung mga dingding na yan, pinaano ko muna. Ayan yung mga galing sa bahay mo. Binubungan mo muna para may ano may matutuloyan sila guys. Ayan. Kumusta na si Kuya John Mark? Ba't may sugat ito Kuya Giovanni sa ilong? Diyan yan sa ano sa duyan niya. Kapatid niya nagpaano siya nag akyat-akyat tapos nadulas doon. Umano yung tanan, ano ng tali ng tanner bag dito sa ilong niya. Ayan, si Ate Bea, kumusta? Okay naman po. Nahihiya. Nahihiya siya. Ayan, nandito sila na Nerosalita guys. Po yung daan napunta rito kasi dito naman po kami nagsasaing muna. Dito? Opo. Ayan. Maupay nga aga, Nanay Rosalita. Maupay man po. Kumusta na po? Okay naman po. Pansamantalang tulugan. Ba't nasa ilalim si Kuya Giovanni? Pwedeng tulugan doon, Kuya Giovanni? Opo, doon kami natutulog sa ilalim. Patingin, ganyan. Dito sa taas, sino ang natutulog? Wala. Akong baga ano to, pag sa araw lang, pahingahan. Tapos yung ilalim, nagkakasya kayo doon? Opo po. Delikado dito Kuya Giovanni kasi yung lupa pababa. Mas mataas dito at saka matarik yung ano dito sa lalim ng lupa. Oo nga po no. Pero dun sa akin hindi naman po yun kasi yun lang yung nahanap ko kasi inano ko naman po dyan si Norby. Bali ito yung sa kapatid mo no? Opo si Otik. Buti hindi pa nila ginagamit. Hindi pa. Kasi kulang din po ng hero. Yung kanilang bahay. Siguro mga tatlong yero na siguro po yung kulang mataas ka. Ayan. Yung mga gamit namin doon. Tinago niya po muna yung mga gamit. Ayan, nasira yung ating tutorial, yung ating center ng ating kaya pag-aaral. Ayan, nandito na lang sa dingding. Nandito yung blackboard. Ayan, pero tuloy pa ang pag-aaral niyo. Hindi po ako nakakaano kasi yung paghaligi ko po yung ano. Yung pagkuha ng materials ng bahay. Opo, okay lang po yan. Priority yung bahay po ninyo. Saka na pag nagawa yung bahay, pwede na tayong magpatuloy sa ating pag-assignment, pag-module, no? Maiintindihan din naman yan ng ating teacher kasi kagaya niyan. Yung naman po yung sabi ni, ano, ni Sir Jonathan. Sabi ni Teacher Jonathan? Opo, na pag ayusin niyo na yung bahay niyo kasi para umapayat po yung mga anak mo. Ano lang po sila kasi bagong pala nagkakaroon ng ano ng sakit nung dati nandiyan kami. Nagkasakit sila. Ito nga nagkaano nagkarasis siya yung parang tiplas. Opo. Buti nga yun na ano na nawala. Ito na rin po si Bulonso hindi na ano ng ano kasi dati no nandun po kami nakatira palaging matamlayin siya. Ganun po. Dito hindi na po.
Ay. Palagi na siyang masaya. Masaya, maliksi lang po na paglalaro siya. Opo, pati si Kuya dyan, Mark, parang lumiit din. Nanero salita yung mga anak mo, baka tumawid sa kalsada, ano? Opo. Lagi mong titingnan. Opo. Kaya nga, sinano ko muna yung iro dyan. Tinindig ko muna, para kaya ginawa ko muna ng bakod para hindi basta-basta yung bata makakalo din sa kalsada. Opo, ito guys, naglagay dito si Kuya Giovanni ng harang kasi delikado ito sa mga sasakyan niyo mga bata pag dire-diretsong tatakbo ang sila Kuya Juban dito. Ayan. Ayan guys, inuumpisa na pala Tate Arturo. Opo. Ano na pa po kami diyan? Wala po ba kayong ibang lupa na pwedeng yung flat lang? Wala po. Kasi yung mga ano namin dati dito na yung mga flat na lupa doon. Nung mga ano ko, yung mga tiyo ko, pinagbahin-bahin na po nila. Kinuha na yung mga share nila. Opo. At saka yung iba, bininda ng lola ko. Ito na lang po yung natitira na ano na space na pagbabahayan. Pero mas okay to kaysa doon sa gumuho. Dito, di na po siya na ano, di na siya na landslide. Doon kasi may bukal kasi yung po doon na pinagawa ng ano eh, yung bahay. Para pag doon sa ilalim mo ano, tapos yung umano yung lupa kasi na lumambo. Dito na lang po natin gagawin yung bahay guys nila Kuya Giovanni. Tate Arturo, okay naman dito, papatagin lang no? Mangyayari po talaga dito sir. Opo. Yung ano nila, yung site nila dito sa bahay nila, magiging label po dyan sa may kalsada. Karoon sila ng silong dito. Mas maganda yung advance tayo mag-isip. Tama po. Nandito naman sa ilabaw yung site nila, hindi na masyado. Kasi hindi naman masyadong kataasan at patag naman po dito. So, okay lang pa tayo ng bahay? Opo, okay lang po yan. Magkakaroon sila ng silong dito para maging label sila sa kalsada. Yung sahig. Opo. Opo. Yun na lang gagawin natin paraan kasi wala naman po sila ibang malilipatan na lupa nila. Mayroon na ano, timpo nagbigay ng yero, siguro mga 12 pieces po. 12 pieces. Maganda. Sino kaya ang nagbigay? Ang bait naman, tatay. Mga pulis po pulis yata, po. Yung dating kumulong sa kanila. So okay na din yun, kunti na lang nabubong ang ating bibilhin. Importante yung ano, dingding. Yung dingding. Saka mga kahoy. Kahoy may nagbigay sa inyo. Yung ano, yung kukulamber, di ko po alam kung kailan po pa po. Pero nagbigay sa inyong barangay? Sabi ni ano yung tiya ko na dito yung barangay kapatid namin. Pero hindi ko pa alam kung kailan nila dadalhin. Okay. At least ano, meron na po tayong ibang nag-sponsor ng mga materyales sa bahay nila Kuya Giovanni. Ilang haligi pa po ang kailangan? Dalawa pa po. Dalawa. Pero meron kang nakuha na? Opo, pag ano na lang po. Paghakot. Ayun, hakutin natin para kumpleto na nga ang haligi. Mahahaba ito tatay, no? Ang galing, no? Opo, kaya maganda na yung pagkakuha niya. Mahirap lang yung pagbuhat. Yan, ano yung mga katawan ko eh. Ikaw lang ang nagbuhat niyan. Opo. Grabe, akalain nyo guys. Kaya nga, ito na mga, yung mga gasgas dyan sa, ano, sa matarik na daan. Kung bumababa, yun, tinatalian ko. Kaya nga yan may ano dyan. Dito, para lalagyan ng tali. Nahatak ko naman. Yun, pinapasang ko. Ayan, ang galing. Malayo po ba dito yun? Medyo malayo-layo po sir. Kaya naman mga tatay. Kaya yan. Kaya. Pampalakas muna. Au! Para ugoy daw ang labas sabi ni Kuya Rico. Ayan, sige. Umpisahan na. Parang Spartan. Kaya natin to. Preskong-presko sila, bagong ligo. Po, araw-araw naman po sila naliligo. Si Bibi po, yung duyan niya po, natabunan. Yan na lang po ang duyan namin po. Ayan, so andyan siya natutulog. Opo. Di po kami nagkakaganito kung hindi po yung tatay niya. Pinag-ampo nga matabunan kami. Yung tatay niya? Opo, kasi hindi po daw si... Hindi po sila talaga nagkakasundong mag-ama.
Si Kuya Giovanni. Opo. Tsaka yung tatay niya. Opo. Gusto po nila magkahiwalay po kami. Sila po ang nag-aano para magkahiwalay po kami. Ni Kuya Giovanni? Opo. Sila po ang nagsasabing hiwalayan mo siya. Bakit daw po? Ba't kayo gustong paghiwalayin ng magulang ni Kuya Giovanni? Ewan ko, hindi ko po alam. Noon pa kasi yung si Kuya John Mark pa lang po yung anak namin. Mahulog ka dyan, mahulog ka. Uy, uy. Sanay na sanay sila mag... Opo, sanay po sila dyan. Tulay-tulay. Opo, pwede daw kami dito. Kaya dahil yung naghahanap buhay kasi yung anak ko, hindi ikaw. Sabi sa iyo. Opo, sabi naman niya ng nanay niya, ba't ka kumakain ang hinanap buhay ng anak ko? Ilang araw na po, hindi na po ako kumakain. Dahil lang dun yun. Sa gagawa nila po sa akin. Masyado po nila po ako pinahihirapan. Kasi ako naman po, masakit po sa tainga po. Hindi po talaga ako. Pag sinasabihan ako, bakit ka kumakain ang hinanap buhay ng anak ko? Ilang buwan hindi ako kumain. May problema po pala kayo ng magulang ni Kuya Giovanni. Opo. Pag ano naman po, sabi niya, yung mga bata hindi daw niyo, hindi mo po pinapaliguan. Harus, sabi ko naman, harus naman kasi araw-araw ko liniliguan ng mga bata kahit walang tubig. Nagbubuhat po ako ng container ng malaki. Bawal po akong magbuhat ng mabibigat kasi may butas po dito sa dibdib ko. Bata pa ako kasi yung bata pa ako, nandun po kami sa amin sa bundok. Yan po, nangyari po, nalaglag po ko sa mataas ng ano. Katulad nito, latay. Baka kailangan nyo lang mag-usap-usap. Mag-ano kayo, kahit, kung ano yung ayaw nila sa'yo, sasabihin mo para kahit naman sila po, naman malalaman kung ano yung... Alam na nila kung anong alam na. Kinahihindi ko sa kanila. Oh. Alam na nila. So ano po yung kinahihindi niya sa magulang ni Kuya Giovanni? Ang kinahihindi talaga ng magulang niya, kahit ayaw niya talaga magkatuluyan. Madami na kayong anak. Opo. Oo, pamilya na kayo. Dapat, kumbaga, hindi na kayo papakialaman. Opo. Ng magulang ni Kuya Giovanni. Yan naman po ang inaano ko sa asawa ko. Kaso lang naman po, hindi kasi na... Hindi masyado na aano kasi busy siya ta sa trabaho. Ngayon po, nanhinayang po ko yung mga gamit. Tsaka, ginawa natin po si ito naman po akalain po magkakaganyan po. Okay lang po yan, wag na po kayong... mga sa gamit kasi ang mahalaga ligtas po kayo. Hindi po kayo nasaktan ng mga anak mo, ng pamilya mo. Opo, buti naman po umuwi siya sa gabi yun. Kung hindi siya umuwi, ano gagawin ko talaga dyan? Sabi ng tatay niya, araw gabi, sabi niya, hindi daw yan magtatagal. Matatabunan dito na bahay na to. Kahit harus na araw-araw niya sinasabi. Sa inyo? Opo. Ba't kailangan sabihin ng tatay ni Kuya Giovanni? Hindi ko po alam. Kasi pinagsisiraan po kami. Mayroon sa amin tumutulong. Yan po. Siya naman po. Pero alam ito ni Kuya Giovanni? Opo, alam niya eh. Matanong ko lang kasi si Nanay Rosalita. Meron po siyang ino-open up sa atin ngayon about po sa sitwasyon nyo ng magulang mo na parang may problema po yata kayo sa magulang mo. Ano po yung sitwasyon, Kuya Giovanni? Ano naman po sila talaga, di talaga sila nagkakaano, bati ni nanay? Si Ate Rosalita. Oo po. Kasi may nakwento po siya sa akin na parang pinagdadasal ng tatay mo na matabunan yung bahay. Ay, hindi naman po. Talagang ano naman po talaga yun na
talagang maano talaga talaga doon, matatabunan kasi ano talaga yun, talagang delikado talaga yung nakaroon ko ng bahay. Pero wala pong ganun, Kuya Giovanni? Wala naman po. Wala naman pala nanero salita. Minsan lang talaga sila, di talaga nagkakaunawaan kasi talaga ano, mga alam mo naman, family problem kasi yung asawa ko minsan kasi yung nagaan. Kasi po yung alpon, hindi sila nagkakaano pag sinasabihan ko yung asawa ko po. Pinagsasabihan niya po kung araw-araw, gano'n nakakatabunan kami. Na matabunan kayo. Palagi niya ako pinagsasabihan po, gano'n. Pag ano lang yun talaga niya, na talagang ano, babagsak talaga yung lupa na dyan talaga. Paalala niya lang, yun na. Kumbaga paalala lang. Oo. Hindi, yun po talagang na ano yung paalala na ano, yung sabi niya talaga, nagkatotoo talaga. Kaya naman po, pagsasalita naman po niya na ano, na nagkakatuluyan. Oo, para maganda sana, hindi na lang nagsasabi si tatay mo, no? Kasi pag once negative po yung iniisip natin or ano sa kapwa, talagang hindi ho maganda yun. Oo. Kahit man mayroon problema si Ate Rosalita sa magulang mo, dapat hindi na sila nangihimasok, Kuya Giovanni, sa pamilya nyo. Nakikwento nga ni Nanay Rosalita na gusto daw kayong paghiwalayin. Opo. Eh, kasi pamilya na kayo, may mga anak na kayo, bakit opo kailangan pa kayong paghiwalayin ng magulang mo? Ayaw daw ng magulang mo kay Nanay Rosalita. Kasi yung purpose talaga dyan, talaga yung ano ko, yung magulang ko talaga, di ano, ni Rosalita talaga rinirespeto. Hindi tulad sa akin, ha? Yung magulang niya talaga, ano ko talaga rinirespeto. Siya kasi kahit kasalanan niya, nag-ano pa siya, nagsasalita, yun talaga, magdidibatis talaga sa lala sila. Kasi alam mo naman, yung walang pinag-aralan na nandun sa ano, bundok. Okay. Kaya ako rin wala talaga akong pinag-aralan, pero iba naman yung ugali ko kasi may respeto naman ako sa ano, sa tao, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Kasi yung asawa ko dalaga pa siya, pag sinasalitan talaga siya ng mama niya, ayun, nag-ano siya, nagmumukmuk. Kasi pag pinagagalitan niya, lalayas dyan sa Bagutan, sa Arena San Mateo. Kasi na ano ka, baka ano yun siya, bugbugin doon. Yun, di nakakasanayan yan, ha. Tapos yung simulang away namin. Yung naano niya talaga, yung ano, lalayas niya. Ganon. Talagang, hindi na talaga niya na naiwanan yun. Kasi talagang ugali niya man talaga nito yung asawa ko na ano, lalayas-layas. Bigla siyang palapit po sa akin. Ugalit siya. Inano siya dito sa akin. Ginanon kasi. Sino? Si Nanay Ida po. Yung nanay ni Kuya Giovanni? Opo. Sino ang nagganon? Yan na po ako nakapagsalita sa kanya, hindi maayos. Ah, ikaw yung ginanon? Opo. Ako pong liningan po. Ganito po yan, no? Advice ko lang bilang hindi na kayo iba sa akin kasi halos mag-iisang taon ko na kayong kasama na binibigyan ng suporta. Pamilya po kayo, Kuya Giovanni, na may mga anak kayo. Walang ibang gagawa ng desisyon, walang ibang masusunod, at walang ibang magtutulungan, kundi kayo ni Nanay Rosalita. Nandiyan ang ating mga magulang, kung hindi man nagkakaintindihan, hindi man kayo nagkakaayos ng mga magulang both sides, ni Nanay Rosalita at si Nanay Rosalita sa magulang mo, mag-focus na lang kayo sa inyo. Na, huwag nyo nang hayaan na masira yung pamilya nyo dahil lang sa hindi parehas kayo gusto ng mga magulang nyo. Dapat kayo mismo yung gumagawa ng paraan at huwag nyong pansinin yung mga negative na mga sinasabi ng bawat magulang natin. Kasi may mga ganun nga, hindi ho yan maiiwasan. Pero mag-focus na lang kayo para sa kinabukasan nyo, Kuya Giovanni. No? Opo. Kaya nga, hindi ko nga po yun inaano po, sir. Kaya nga hindi ko pinapansin. Kasi yung asawa ko talaga, yung mga problema niya, inaano na talaga paulit-ulit. Kaya nga minsan nga nabibingi. Oo, nanero salita na. Kung meron lang din hindi maganda lalabas sa bibig natin, nasasabihin, huwag na po natin sabihin. Lalo na't mga magulang po ninyo yan pareho. Kumbaga, respeto na lang din.
At saka ikaw, mag-focus ka kung ano yung sa tingin mong tama para sa pamilya mo. Huwag niyong hayaan na magkakaroon ng galit sa mga puso natin. Yung galit niya, lalayas-layas niya. Nakailang beses, hindi na nga, siguro, di na lang mga 20 sa ano, beses na lalayas niya. Tapos, lumalayas ka, tapos may mga anak kang iiwan. Walang pa alam, nandun ako, nakaano, doon na nagtatrabaho, tapos sa baba, uwi ako sa bahay, wala nang tao. Pupunta siya sa mama niya, sasama siya. Siyempre, natural yung tao maghahanap, at saka di nasanay na sana palagi kong pinupuntahan doon, sinusundo ko siya doon sa bahay, yun na, nasasanay na pa. Dapat isipin niyo po palagi na ang pamilya ay nagmamahalan. At kung ganyan na may mga hindi maganda, tapos hindi natin isusolve ka agad, hindi ahayaan natin lalayas, tapos hindi kikibo, walang mangyayari, masisira ang pamilya talaga. Pag meron kayong hindi pagkakaunawaan, kailangan niyong mag-usap, Kuya Giovanni. Kausapin mo siya, ikaw naman ang Rosalita. Walang ibang magtutulungan kundi kayo pa rin, no? Lalo na't may mga anak kayo na nakikita, naririnig nila. Lalo na si Kuya John Mark, medyo nagkakaisip na siya, no? Opo. O, hindi yun maganda na ganun ang nagiging setup niyo sa pamilya. Pag naayos na po yung bahay niyo, makalipat kayo, awa ng Diyos, magtulungan. At baguhin na po natin yung ating pananaw sa buhay. Maging mas matured tayo, Nanay Rosalita, no? Okay. Kuya Giovanni, dapat may pagbabago po sa inyo. Hindi tama yung salitang isa. Magbabangayan. Walang mangyayari po sa gano'n. Magmahalan ang bawat pamilya, alang-alang sa ating mga anak. Kailan mo huling sinabi I love you sa kanya? Wala pa. Hindi pa yan nag-ano ng I love you sa akin kasi. Dapat sasabihin mo yun. Ipaparamdam mo yung pagmamahal mo. Nagsasabi po sa akin. Siya naman sa, hindi. Hindi po, sir. Ba't ayaw niya magsabi ko yan, Jumari, na I love you? Hindi, ayaw niya sinasabi. Magsabi sa akin ng I love you, sabi niya, I hate you daw. Baka meron siyang iba siguro. Hindi po, sir. Yung sinasabi niya pong I love you, yung sabi niya nga, I love you, labaw lindog lobe. Ano ba yun? Labaw lindog lobe? Hindi ko sa kanya po. Ano daw? Chocolate daw, masaring ko. I love you, labaw lindog lobe. Niyog. May kasama pang niyog sa I love you. Sabi nga ng salita ng I love you na labaw lindog lobe. Yung pagmamahal niya, hindi lang mas mataas pa sa niyog. Ayan. Ganun pala yun. Tama naman yun. Mas pero mataas pa sa niyog. Hindi ko po kasi naintindihan. Palagi po ako tumatawa sa kanya. Hindi ko naman po naiintindihan. At least minsan, nagsasabi siya. Nagsasabi po, si ko. Minsan po, binabato ko yung bato. Binabato ko siya. At least so, nag-I love you sa'yo. May karabtong. Sabi ko nga sa kanya, I love you sa kakabo. Labaw lindog lobe. Ano yung kakabo? Inihigugmat ako na kahingkot. Diri la ka local. Yung pala yung naglalalim nun, Kuya Giovanni, ng mga wari-waray. Ayan, at least nagsasabi si Kuya Giovanni na mahal ka niya. Dapat ikaw, ipaparamdam mo din ang Rosalita. No? Opo. Sige, paramdam mo ngayon para maging masaya na. Matagal na palang hindi nag-I love you sila na Rosalita. Ayan na yan. Hindi nga ngayon marunong siguro magsalita ng I love you yan. Sige nga, kung para maging masaya na. Alang-alang kay Pony Aldi, mag-I love you ka kay Kuya Giovanni. I love you po, mahal. Ayan! Yun dapat, nagmamahalan. Ano man yung mga pagsubok, dapat patuloy ang ating pagsusumikap, Kuya Giovanni, no? Opo. Makikita naman natin kay Kuya Giovanni na masipag yung asawa mo. Talaga. Kaya nga, kung gusto mo sumama kapag kuha na ngayon ng haligi, no? Matitingnan mo yung ginagawa mo sa bukid. Sige, ngayon na ba tayo pupunta? Opo, baka matapos na sila sa pag-ano. Sige, puntahan po natin. Nanay Rosalita, no? Opo. Love lang, sabi ni Chris Aquino. Thank you po. Okay, sige po.